Natapos na ang PBA draft. So, gagawa na tayo ng video per team kung sino ang kanilang mga nakuhang rookies for this year's draft. Unahin natin sa Converge Fiverr Xers. Sa kanilang third pick ay si Jeyo Ambohot. Wala ito sa venue dahil habang PBA draft, naglalaro ito sa NCAA Finals kung saan magkaharap ang Letran at Mapua. It was a great game for him. Siya yung nagbigay ng go-ahead basket sa Letran para makuha ang game 1 sa kanilang best of 3 series. So far, nag-a-average ito ng 10.5 points, 10.5 rebounds, at 1.6 blocks per game. Para sa kanya, hindi daw siya nag-e-expect para hindi masaktan, tsaka kahit anong team naman daw. Sa ngayon, hindi niya pa iniisip yung journey sa Converge dahil naka-focus sa finals. Hindi naman daw siya advanced mag-isip, pero gagawin niya daw ang best niya sa PBA at kung ano ang ipapagawa sa kanya. He is a 6'7 na kailangan pang magpatigas sa pro scene. Halos karamihan ng komento ay ganyan rin. Solid asset for Converge. With that height, he can shoot from the outside and yung perimeter ay suki na. Actually, good draft ito para sa Converge dahil excited din siya sa 4th pick. Kalaban niya sa NCAA pero teammate sa field basket na si Justin Arana. Another big man who stands 6'6. Marami ang nagsasabing mahina ang draft class na ito pero tingnan mo naman yung nakuha ng Converge. Twin Towers, magiging busy sila sa offseason lalo na si Coach Danny Ildefonso. Binigyan talaga siya ng ganitong mga player. Tsaka swerte ng mga rookies, all-time great yung big man na magko-coach. Ayon kay Ambohot, wala daw problema sa chemistry dahil tuwang-tuwa siya, kaibigan niya rin daw si Justin Arana. Sobrang okay para sa kanya, kahit naman siguro yung mga fans din ng Converge after this draft. Tiwala naman tayo kay Coach Danny I. As per Justin Arana, solid talaga to sa ilalim. Merong game sa NCAA na meron siyang 29 rebounds. He averaged 15 points and 17 rebounds sa NCAA. Samahan mo pa ng 3 blocks per game. Hard worker kasi. Makakatulog ng mahimbing ang bagong team sa PBA and excited to get to work. Sana talaga yung Converge ay daladala pa rin yung integrity na iniwan ng Alaska. Para yung mga solid aces ay mahalin din sila. Sa second round ay nakakuha pa ang Converge na isang pesky guard, Cameron Vales. Never heard siya ng karamihan, kabilang ako. Based on his highlights, I think he is better to some of the guards na merong Converge. He is 6'22 years old, tsaka nagsasabi rin naman ang Converge na marami silang trade na gagawin. Having Vales in the lineup, for sure merong guard na matitrade. Bata pa kasi si Cameron at maganda yung basketball experience. Ganoon naman talaga lagi kapag playing in the States. Sana lang is madala niya yung laro niya dito sa PBA. Kahit nung mock draft ko, hindi ko rin ito napansin eh. Kaya still from the second round na rin. Another guard is Jologo. Ang nakuha sa third round ng Converge. A player na merong mataas na basketball IQ. Matindi din yung kanyang credentials. Bata pa lang, noong 2015, nag-iisang Pinoy nakasali sa isang NBA youth camp during the All-Star Game. He also played for Gilas noong high school. Mahirap din na trabaho ito para sa mga coaches kung mabibigyan ng contract yung mga late draftees. Pero Jologo sa third round, bakit kaya marami ang nag-doubt? At kung mahina ang class na ito, bakit may ganyang talent sa third round, diba? Kayo ba, Converge fans, satisfied ba kayo sa piniling rookies ng team? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.